Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Dito po ang latest news update sa pabuunan antiviral injection. FEI Warriors, ako po ay talagang at mga supporters, energized na energized ngayong araw na to. Grabe, ang daming magagandang nangyari. Tuloy na tuloy ang Ministry of Health ng Abu Dhabi. Inaarin sila ng maayos kasi talagang ito yung confirmation ang mangyayari dito sa tawagan na to. Confirmation at mga detalyado na importanteng bagay ang gusto nilang malaman sa ating mga inventor, si Dr. Willie Pabunan. Siya mag-explain doon. Ngayon, ito ang napakagandang balita. Sa Sunday, 10 o'clock, sa FAI Filipina Antiviral Indonesia Pharmaceutical ay magkakaroon na ng blessing. Yun. Kasi nga may target date tayo eh. Magkakaroon na ng blessing. Yay! So, expected na mga nando doon ay siyempre representative ng Ministry of Health at nag-commit din yung sa parang CDC nila yung research center, disease research center, parang gano'n. Tapos yun sa FDA, may representative din na dadalo. Okay? So, final confirmation bukas. So, salamat at magkakaroon na ng blessing sa Filipina Antiviral Indonesia Pharmaceuticals. Naka-live yun. And ito pa, yung pangalawa na magandang balita isa ang mamaya makikita nyo, isa sa isang mataas na estado dito na member siya ng parliament. Okay? Talagang gusto na niya magkaroon ng mapabilis at siya na mismong nag-volunteer na ilalive ang coverage ng pag-administer ng gamot sa isang sa patient. Hindi nang galing sa akin yan. Naka-live yan sa television, malaking television ng Indonesia. So ito, tandaan nyo ito, mangyayari ito dahil galing na mismo sa kanya. Ilalive ito ang pag-administer ng FAI sa isang sa patient. Sila na mag-arrange, hindi ako. Itong mataas na official na ito, siya na mag-arrange para makita ng buong Indonesians yung tuturukan ng mga patients. Kaya fast track na ito. Hindi na ito marami ng linaktawan. Yan. Okay. So, araw-araw napakaganda ang ating mga nangyayari. Talagang God's willing. God is alive. Alive na alive ang Panginoon. Gusto niya tayong iligtas sa talagang kinalulugmukan nating. So, ito na. Isang member ng parliament ng Indonesia. Hintayin nyo yan. Siya na rin ang mag-arrange ng malaking telebisyon na news network sa Indonesia para i-live ang pag-administer ng FAI. Yay! Talagang the best. Okay. Ayun. Yun ang mga activities natin ngayon, ha? Ko sa Sunday, may blessing na kami na gagawin na seremonya sa planta ng Filipina Antiviral
Indonesia Pharmaceuticals. Okay, palakpakan natin, talagang one man army tayo dito. Pero kita nyo naman, pag kumilos ang Panginoon, tumulong ang Diyos, talagang andyan. Walang mababago talaga kundi tuloy-tuloy sa plano. So yung mga mindsetting natin dyan, talagang naka-mindset na yan, mahirap ng i-twist yan. Diretso yan, diretso. At hindi na yan palikuliko. So pasalamat tayo sa Panginoon. Okay? Yun po ang aking masasabi ngayon. Confirm ang mga binitawang kong salita ngayon. The soonest time, ang FAI, okay na. Nagkaroon ng World Video Conference sa Jakarta. Nag-attend po ang mga iba't ibang representative ng ibang bansa, mga doctors, scientists, and ang president ng biggest pharmaceutical company ng South Korea. At doon po sa video world conference na to, of course, ang host ang Jakarta, ang Indonesia. Si Dr. Solimani po sinabi niya na yes, they got the permission from Food and Drug Administration ng Indonesia. So may permit na para ma-manufacture itong antiviral injection ng Fabunan. So very, very good news po itong mga kaibigan. At doon sa ano na yan, at doon sa meeting na yon, yung biggest pharmaceutical company ng South Korea, mga ka-curious, sila ang nagsabi, sinabi nila na yes, they will help in the production, ang paggawa na nitong antiviral injection at sa distribution sa buong mundo. So mga ka-curious, ano na po ito, nakakatawa, ipoproduce na po ito at sila nga yung the biggest pharmaceutical company ng South Korea, sabi nila okay, we will help in the production and the distribution. So ang Fabunan Group, meron na po silang tour sa ibang bansa at sinabi nila na i-introduce pa nila ito sa maraming bansa. Ang nakasali po doon sa meron po mga bansa na mga interested is nag-attend ito ng Africa, United Arab Emirates, South Korea, America at London. At sabi nila may target date na sila para sa production, para sa pag-produce, para sa production nitong gamot, pero hindi pa nila sinabi kung kailan. Then anyway, at nakakatuwa kasi nung sinabi ni Dr. Silamena na meron na kaming nahanap na Coke at yun ang Fabunan antiviral injection. Yun yung yung opening niya message ko. So nakaka-proud na makinig sa video conference na yun na isang Filipino na nandoon yung kapwa mo Filipino nakadiscover ng isang gamot. Diba? Ang sarap ng feelings. Alam niyo kung bakit ang nai-excite ako ngayon? Kasi nag-okay na ready for production na sabi nga yung pinakamalaking pharmaceutical company ng Korea na willing na silang itong gamot na to i-produce sa pangmaramihan. At ano kaya ang nai-excite akong alamin ngayon? Kasi alam niyo mga kaibigan, 30 years na pala itong Fabunan na nandiyan na ginagamit na. At ang nagtataka lang ako mga ka-curious na ipinagbawal sa Pilipinas. Malaking dagok po ito. Biro mo ang honor na yan dapat sa mga Filipino. Ngayon nahahati kasi syempre yung Indonesia gusto rin nilang magkaroon ng honor kasi sila bali ang nag-introduce sa iba't ibang bansa, sila ang tumulong bali sa Fabunan family na ma-introduce ito sa ibang bansa. So syempre hindi na masasarili ng gusto rin nila ng credit. Okay? So dapat nakakapanghinayang kasi dapat credit ng Pilipino, tayo ang magpo-produce tapos Filipino dapat ang naka-discover. Sayang talaga mga ka-curious. Alam niyo ang nai-excite ako ngayon kung ano kayang reaction ni Duque. Alam niyo kung bakit? Hinarang nila to at nakita ko, nabasa ko na nung April 29 pala ang DOH undersecretary na ang pangalan niya is Verger, si undersecretary ng Department of Health,
nag-warn siya. Sabi na nagbigay siya ng warning na kung sino man sa inyo ang gumagamit nitong Fabonan antiviral vaccine is could face liability. Ibig sabihin po, pwede silang makasuhan. So, ayan. So, hinarang talaga, ayaw nila. At nung May 24, 2020, ang Food and Drug Administration na ang secretary si Eric Domingo. Remember this, Food and Drug Administration, Secretary Domingo, nag-issue siya ng cease and desist order against Fabonan antiviral injection. Talagang nag-order ang food, ang FDA ng cease and desist order. Ibig sabihin, pinatigil. Nag-order sila na patigilin ang pagpapagamot nitong Fabonan antiviral injection. Kasi sinabi nila, hindi pa daw ito naka-register. Kasi itong si Fabonan, matagal na sila, ilang thousands na ang ginagamot nila. Dahil matagal ng panahon ito na ginagamit. So, individuals na ginagamot, marami na siya lang na-test. So, ang FDA sinabi, tigilan na yan. So, pinatigil talaga. Ngayon, ano kaya ang mararamdaman nila na kahit anong ginawa nila pagpapatigil, ayan, napunta pa sa ibang bansa. So yan, pag gumawa ka talaga ng hindi maganda pagbabayaran mo, nakakapanghinayang lang mga ka-curious. Kasi dapat atin to sa buong mundo. Pero wala tayong magagawa, nandyan na yan. Merong credit na ngayon ang Indonesia. Hindi na ito masasarili ng Pilipinas. Pero at least the fact pa rin na ang Fabonan is from the Philippines, honor pa rin natin. Kaya lang nakakalungkot mga kaibigan. Yun lang po.